Apat ang nasawi ng araruhin ng isang truck ang tatlong sasakyan sa Nasugbu, Batangas. Ayon sa mga investigador, posibleng nawala ng preno ang truck. May report si Salima Refran. Durog ang kumalas na truck head na ito ng isang 18-wheeled flatbed truck matapos mawala ng kontrol sa sitio Bayabasan, Barangay Aga, Nasugbu, Batangas. Ang karga nitong mga steel beam tumusok at dumagan sa apat na bahay. Apat ang nasawi sa insidente. Sa kuwang ito, makikitang tulong-tulong ang rescuers na maisalba ang nakaipit na driver ng isang SUV. Ayon sa Nasugbu Police, mag-aalas 7 ng umaga, pababa ng Nasugbu Tagaytay Highway ang truck na may kargang mga steel beam. Sa hindi pa malamang dahilan, nahagip ng truck ang isang itim na kotse. Maswerteng galos lang ang tinamo ng 6 na sakay nito. Pero kahit naka-aksidente, hindi huminto ang truck at bumiyahe pa ng kalahating kilometro. Pagdapo ng truck, pumutok po ang gulong, tapos ilararo po ang mga sasakyan at dire-diretso na po siya doon sa kurbada. Mabilis po ang takbo. Dito na inararo ng truck ang isang dark gray na sedan. Nahagip naman ang kotse ang isang ginang na nagwawalis lang sa tabing kalsada. Sunod na tinamaan ang isang SUV. Nagpatuloy pa sa pag-andar ang truck hanggang sa marating ang isang kurbada, saka ito sumampa sa isang burol bago bumagsak sa kalsada. Tumilapon ang kargang mga metal beam ng truck sa mga kabahayan. Dead on the spot sina Edgar Adesas at John Ray Basilan, ang driver at pahinante ng truck. Gayon din ang sakay ng sedan na police crammy na si Lieutenant Colonel Charlie Abbott at nagwawalis lang na ginang na si Rachel Gonzalez. 2 linggo pa lang siyang kasal at kadiriwang lang ng kanyang 23rd birthday nitong Martes. Sugatan naman ang kanyang asawa. Kami po sana ay magkukampo ng buko, mangunguha. Hindi ko po akalain na ganyan na mangyayari. Malamal asawa ko. Ang kapatid ni Lieutenant Colonel Abbott, napaupo na lang sa kalsada nang makita ang tindi ng sinapit ng kotse ng kanyang kuya. Sobra, grabe. Hindi mo sasakyanan, makikita mo bubuhayin pa ba yan? Sir, di ba? Hindi na. Sugatan naman ang mga nakatira sa mga nawasak na bahay. Nagpapasalamat at medyo hindi pa siguro araw namin para kuhanin ng Panginoon. Baka may plano pa siya. Iniimbestigahan ng pulisya ang posibilidad na mechanical failure ang naging problema ng truck. Maaring nawala ng preno yung truck kasi umaga siya nangyari and galing siya sa Maynila. Malapit pa ang kanyang binyahe. Kaya hindi ko masyadong tinitingnan na siya ay nakatulog. Dahil parehong nasawi ang driver at pahinante, ang trucking company na Forbeda Trucking ang haharap sa mga reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple injuries, at damage to property. Dapat sinisigurado din ng mga company, owner, managers, yung kaligtasan ng kanilang sasakyan. Roadworthy dapat lahat. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng trucking company. Salima Refran, GMA News.